Good morning, mga kapatid. Alam nyo, nung last Sunday, tila tumigil ang pag-inog ng COVID-19. Nakalimutan ito saglit dahil ito po ay napalitan ng mga ngiti ng mga nanay sapagkat ipinagdiwang po ang Mother's Day. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga butihing ina na nagsakripisyo ng kanilang mga sa kanilang mga anak at sa atin din na mga anak ay kanilang isinasakripisyo para po sa ating kabutihan at para sa ating ikatatagumpay sa kasalukuyang buhay. Purihin natin ang mga butihing ina. At yan po ang nais kong mensaheng ipaabot sa ating lahat ngayon, Mother's Day on COVID-19. Mother's Day on COVID-19. Na gusto kong buksan natin ito, hango natin ito sa banal na kasulatan at ito'y matatagpuan natin sa Matthew chapter 15 verse 21 to 28 at tignan natin ang mga katangian ng isang butihing ina. Matthew chapter 15 verses 21 to 28. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananeya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David." Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin." Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, "Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel." Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Siya'y sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." Ngunit sinabi niya, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinabi mo, ang sinasabi mo," at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Mother's Day on COVID-19, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa aming mga ina, sila man ay nabubuhay at lumisan na sa daigdig nito sapagkat minsan naming naranasan ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pag-aaruga, ang kanilang pagsasakripisyo sa amin upang marating namin ang aming buhay ngayon. Nawa nga po, pagpalain niyo sila at pagpalain niyo rin kami, Panginoon, na patuloy naming ilalagay sa aming puso at tanawin ng may pag-ibig ang kanila pong pagsakripisyo at pagnalaga at pagmamahal sa amin. Nawa nga po, gamitin niyo ang salitang ito na sana'y magbukas kayo ng puso ng mga ina ngayon. Hindi lamang sa kanilang anak, kundi sa kanilang tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mother's Day ay ipinagdiriwang po ng mundo. At hindi ko alam kung kailan ito nagmula. Ngunit Mother's Day ay wala at hindi ipinag-uutos sa mismong Biblia. At dapat nating alamin kung ano po ang pinag-uutos ng Biblia pagdating po sa araw po ng Sunday o sa Old Testament ay Sabbath Day. Sana huwag niyo po kung munang husgahan agad, hayaan nating ipaliwanag ko sa inyo ang salita ng Diyos tungkol po sa Lord's Day sa Old Testament ay Sabbath Day. Ganito po ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 8. "Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Remember the Sabbath day to keep it holy.
Ano po ibig sabihin ng gawin itong banal? Meaning to say, ito po ay i-consecrate, ito'y ihiwalay, ito ay italaga, no? Ito po ay itangi. Itangi sa lahat ng mga araw. Anim na araw, ginagawa natin ang lahat ng ating gawain, trabaho, pag-asikaso sa anumano man, pamamasyal, ang ating recreations, ang ating bonding, ang ating pamamasyal, pagliligo, panonood ng sine, ginagawa natin yan at hindi natin dapat ito gawin sa araw po ng Sabbath. Maging ang mga celebration, Father's Day, Mother's Day. Sapagkat, ang sabi ng sa Exodus chapter 20 verse 8, alalahanin natin ang Sabat upang ingatan itong maging banal. Wala itong nahahaluan. Hindi ito nakokontaminate ng anumang gawain o activity sa mundo. Sabbath day sa Old Testament, sa Genesis, ito po'y pagtigil ng creation ng Panginoon sapagkat ang sabi sa Genesis 1:31, namasdan niya ang lahat ng kanyang nilikha ay pawang mabuti. It was very good. Kaya nga po ang Sabbath day, ito yung kanyang pagtigil sa paglikha upang masdan, gunitain ang kagandahan ng kanyang mga nilikha. At ito po ay kaloob ng Diyos sa lahat ng tao upang makiisa sa araw na ito na gunitain ang kanyang dakilang creation. So Sabbath or Lord's Day sa Old Testament is God's celebration in commemoration of His great creation. Ito po ay dakilang paglilika. Ang sabi po sa Genesis 2 verse 1 to 3, nayari ang lahat at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Kaya nga po, ang sabi po sa Mark chapter 2 verse 27 to 28 sa New Testament at ito ang sabi po ng Panginoon, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Ano pong sinasabi dito? Ang Sabbath day po, ang rest po, ay talagang kaloob ng Diyos sa tao upang ang tao ay makapagpahinga at together with God ay gunitain ang dakilang paglilika ng Panginoon. Dito i-celebrate natin ang kanyang great creation sa atin. Sapagkat ang Panginoon po ang siyang may-ari po ng Sabbath day. Ginawa niya ito para sa atin, para sa ating ikabubuti, blessings. Hindi po tao ang magkukontrol ng Sabbath. Tayo po hindi nilikha para sa Sabbath, kundi ang Sabbath ang nilikha para sa atin upang ito'y ating gunitain ang kanyang dakilang pagliligtas. Nang magkasala po ang tao, ang Sabbath po na blessings ng Panginoon ay naging batas. Kasama ito sa moral law at kailanman ang moral law dapat sundin ng lahat ng tao. Ang Sabbath dito ngayon ay naging utos na. Mababasa natin sa chapter 20 ng Exodus verse 3 to 17 ang 10 commandments. Bakit po ginawa ng Panginoon ang batas? Upang ipaalala sa bayang Israel na ang Sabbath ay nilikha para gunitain ang dakilang paglilikha ng Panginoon at ikalawa, upang kanilang gunitain din na sila po ang sumira ng creation ng Panginoon dahil sa kasalanan. Ito po ang nangyari. Kaya mayroong sampung kautusan upang sila po'y pigilin sa pagkakasala laban sa pagsalangsang sa Diyos. Pigilin silang magkasala. Kaya nga po, ang Sabbath ngayon, ang rest day sa Old Testament para sa mga Israel ay naging batas, moral law at hindi kailanman magbabago. Pero sa bagong tipan, sa New Testament, nagbago po ang Lord's Day. Dati, ang Lord's Day is Sabbath Day, rest day. Pero pagdating po sa New Testament, ito po, ang Lord's Day po ay ang Sunday. Hindi na po Sabbath. Sunday po. Bakit po? Sapagkat sa Sunday, ito po yung araw ng resurrection ng Panginoon. Katuparan sa
kaligtasan at katubusan. Ito'y araw ng Panginoon. At simula noon, ipinagdiriwang ng mga apostol ng lahat ng mananampalataya ang araw ng Sunday, araw ng pagsamba, paggunita sa dakilang katubusan, araw ng pagsamba, pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, Seventh Day Sabbath, ito po'y commemoration of God's creation, pero ngayon po, ito po'y weekday kung tawagin sa ating panahon. Weekday, seventh day, weekday. At sa weekday po, ito po yung panahon ng recreation. Recreation po ng pamilya, kaya ang mga magulang, ang tatay, pagka nagtatrabaho, dali-daling umuwi ito sa weekends para makapiling nila ang kanilang mga anak at sila po ay magbanding, manood ng sine, magpunta sa beach, magsaya sila kung saan-saan. At dapat nilang alalahanin na sila po ay dapat maghanda ng kanilang sarili para po sa first day of the week, which is Sunday, Lord's Day, upang malaman nila na kailangan nilang sumunod sa utos sapagkat sila po ay nagkasala. Kaya first day po, Sunday, ito po yung day of resurrection. This is Lord's Day of worship. Kaya nga po, Christian Rest Day is first Sunday of the week, and that is Sunday, the Lord's Day. Pero ang principle po ng Sabbath sa Old Testament is the same principle pa rin sa Sunday. Hindi pa rin nagbabago sapagkat yan po ay moral law. Ang sabi nga po sa Mark chapter 2 verse 27, sinabi niya sa kanila, ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Pagdating po sa kuman, ipangili ninyo ang araw ng Sabbath. Dahil sa Panginoon, ang Sabbath, ang Panginoon pong may-ari niyan. Pero ngayon, ang masakit, yung pong Sunday natin ay nagiging recreation day ng mga pamilya. Dito nilang ginagawa ang kanilang banding, pamamasyal, pamliligaw sa beach. Eh, mali po yan. Dapat po ang Saturday ang recreation. Kaya unawain natin ang utos ng Lord sa pagdating sa Lord's Day. Ang principle nito, bagamat ang sa Ten Commandments ay tumutukoy sa Sabbath, Rest Day, pero ang principles ay tumutukoy sa Lord's Day, Sunday. Tingnan nyo ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 10. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath. Ano yung araw ng Sabbath? Lord's Day. Ingatan itong banal. Anim na araw kayong gagawa ng inyong mga gawain. Lahat ng inyong gawain. Ngunit ang unang araw, ang Lord's Day, sa Old Testament, a rest day, Sabbath, ay sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, ay huwag kang gagawa ng anumang gawain na ginagawa sa anim na araw. Kaya nga po, maging ang anumang celebration, hindi dapat saklawan, usapawan, ang Lord's Day. Ito po ay dapat nating binabanal. Oo, dapat lamang nating alalahanin ng ating mga mabubuting ina. Kung paano niya pinalaki at inaruga ang kanilang mga anak, iginapang sila upang pag-aralin at makapagtapos ng kanilang mga kurso para sa kanilang kinabukasan lamang kapag nagkapamilya, ay nalalimutan na lahat ng ito. Ngunit sa isang ina na butihin, mapagmahal, hindi niya malalimutan ang matagal at mahabang panahon, taon na kanyang pag-aruga sa kanyang anak. Alalahanin natin ang ating mga magulang, ang ating mga ina sa espesyal na paraan at sa panahong nararapat sa kanila. Huwag natin silang pagkaitan ng pagmamahal. Huwag natin silang pagkaitan ng utang na loob. Huwag natin silang pagkaitan ng pag-aalala. Huwag natin silang pagkaitan ng ating atensyon. Pero hindi po lahat ng ina ay may pare-parehong katangian bilang butihing ina. At dito sa ating teksto ay makakita tayo ng mga katangian ng isang butihing ina. Ano-ano mga ito? Atin itong alamin ngayon. Subalit, unahin na muna natin ang background po ng kasaysayan, bakit po ang Panginoon ay nakarating dito sa lugar ng babaeng ito, sa Tiro at Sidon. Now, ayon po sa konteksto, kung atin pong babasahin sa verse 1 simula at sumusunod, si Jesus po ay nangaral. Nangangaral siya sa mga hintil, sa lugar ng mga hintil, at siya ay nagpapagaling anumang karamdaman mayroon. At mula sa kanyang bayan sa Nazareth, nagpunta siya ngayon sa
Genezaret. At dito sinundan siya ng mga religious people, mga Pharisees and mga scribes na nagmumula sa Jerusalem. Napakalayo, milya-milya po ang layo ng Jerusalem at ang Genezaret. Pinuntahan nila para lamang akusahan si Jesus na siya lumalabag sa kanilang tradisyon. At itinuturing na marumi ang kanyang mga alagad sapagkat ang kanyang mga alagad ay hindi naghuhugas ng mga kamay sa tuwing sila'y kumakain. Yun lang ang kanilang layunin para lang paratangan si Jesus na siya'y lumalabag sa kanilang tradisyon at ituring ang mga alagad na marurumi dahil hindi nasunod ang kanilang tradisyon. At sila po ay sinagot ng Panginoon. Ni-rebuke po sila. Sila po'y sinupil ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, matuwid bang hatulan ninyo ang ganitong bagay na ito? Na ang mga alagad ay mga marurumi dahil hindi sinunod ang inyong tradisyon? Sila ba'y marumi? Sa totoo niyan, pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa tradisyon ninyo. Ang pagsamba ninyo'y pawang panlabi na lamang. Kinikilala ninyong Diyos na ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit sa inyong puso malayo sapagkat mas ginagawa niyong batas ang tradisyon kaysa sa salita ng Panginoon. Ipinangaral ni Jesus ang totoong marumi. Ang sabi sa verse 10 hanggang 11, ang totoong marumi ay hindi yung pumapasok sa bibig at inilalabas sa pagdumi, kundi kung ano yung galing sa loob na lumalabas sa labi. Yan po ang talagang nagpaparumi. At alam nyo, medyo kumiling po si Pedro dito sa sinabi ng Panginoon. Lumapit siya sa verse 12 nang sabi niya, hindi ba nalalaman na nasaktan ang mga pariseyong yun? Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo sila sapagkat ang halamang hindi itinanim ng Ama ay bubunutin. Sila ay mga bulag na taga-akay. Hayaan mo sila. Ngunit hindi ito nawa ni Pedro. Siya ay nagsalita. Ang sabi niya, ipaunawa mo nga sa akin. Na ang ibig sabihin doon na hindi kayo ang marumi dahil hindi kayo naghuhugas, kundi ang maruming tao ay nagmumula sa kanyang puso. At ang layunin ng Panginoon ay iligtas ang mga marurumi. Kaya nirebuke niya pati ang mga alagad. Kaya dahilan dito upang ipakita ni Jesus ang ibig sabihin ng kanyang turo, ipakita sa application, siya po'y nagpunta dito sa Tiro at Sidon bilang application. Kaya ang sabi sa 21, umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. Layunin para magligtas ng mga itinuturing na marumi ng mga Hudyo. Kaya hindi nagkataon ang pagtungo ni Jesus sa Tiro. At hindi po nagkataon ano man pong halimbawang binibigay ng Panginoon para sa atin upang makita natin ang totoong kahulugan. Now, tignan natin ang apat na katangian ng isang butihing ina na makikita natin sa babaeng kananiyan na ito na pinuntahan ng Panginoon. Now, ang sabi po rito, mga kapatid, tignan natin ang apat na katangian ng isang butihing ina. At sana mga nanay, makita natin ito, makita ninyo ito. Huwag nyo lang isabihin kayo mananampalataya na. Huwag nyo sabihin kayo nagtitiwala na kay Jesus. Pero tignan natin, ganito ba ang inyong katangian bilang mananampalataya kay Jesus? Una, ang babaeng ito ay isang mapagmahal. Siya po ay isang mapagmahal na ina. Tingnan nyo ang sabi po sa verse 15. May isang babaeng kananeya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw. Sa anong dahilan? Ang sabi niya, mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David, ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Hindi po matiis ng isang nagmamahal na ina ng kanyang anak ay naaalipin ng masamang espiritu o ng demonyo. Ang isang butihing ina, hindi niya matiis, hindi niya maatim ng kanyang anak ay pinarusahan at inaalipin ng mga bisyo ng sanlibutang ito, ng mga ugaling masama sa mundong ito.
ang nais ng buting ina ay mabago ang buhay ng kanyang anak. At dito, nais ng mapagmahala ina na gumaling ang kanyang anak mula sa pangalipin ng demonyo. Now, itong pong babaeng ito, ang sabi, nung marinig niya na dumating ang Panginoon, siya po'y lumabas sa kanyang bayan. At nagsimulang sumigaw, "Panginoon, anak ni David." Lumabas po siya sa kanyang kinagisnang paniniwala, sa kanyang bayang ito, na hindi nakatulong sa kanyang anak bagkos pinalala pa ng demonyo. Hangad niya'y kagalingan ng kanyang anak, hangad niya'y kabutihan ng kanyang anak, hangad niya'y lumaki ang kanyang anak na nasa mabuting kalagayan, nasa estado ng pananagumpay. Hindi pananagumpay ng kanilang ng ugali, kundi pananagumpay na hangad niya mula kay Kristo. Iba po ang pananagumpay, ibang buhay ang makakabit niya mula kay Kristo. At ito hindi niya nakita sa kanyang bayan, sa kanyang paniniwala, sa kanyang relihiyon. Kaya nung marinig niya si Jesus, agad siyang lumabas sa kanyang bayan at nagsusumigaw sa harapan ng Panginoon. Hindi niya ikinayang makita siya ng kanyang kababayan. Hindi niya ikinayang makita siya ng publiko. Marahil nakarinig siya ng mga masasakit na pananalita mula sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kapatid, sa kanilang relihiyon. Pero nanaig ang kanyang paniniwala kay Jesus na si Jesus ang makapagbibigay ng bagong buhay sa kanyang anak, makapagbibigay ng pag-asa at kinabukasan ng kanyang anak. Hindi niya ikinahiyang sabihin si Jesus ang kanyang pag-asa at si Jesus tawagin niyang Panginoon. Dahil po sa pagmamahal sa anak, ginagawa ng isang butihing ina ang kanyang paniniwala na sumalungat sa kinagisnang paniniwala, kumontra, musungsong dito sa Bisaya pa, musungsong sa kusog kaayo nga baha kay tungod sayop ang ilang pagtuo. Siya'y sumasalungat sa maling at marami karamihang paniniwala. Totoong Diyos ang iyong sinasampalatayanan? Totoo bang Diyos ang iyong tinatanawan ng pag-asa? May sasakripisyo mo ba ang iyong pangalan, ang iyong kahihiyan para lamang ikaw ay sumalungat sa paniniwala ng marami at ikaw ay magtungo kay Kristo na siyang pag-asa mo at pag-asa ng iyong anak? Makita natin ang katangian ng isang butihing inang ito, siya po ay mapagmahal. Ang pagmamahal niya ay mayroong pong totoong hangarin kay Kristo lamang. Ikalawa, ang babaeng ito, hindi lamang siya ay mapagmahal, kundi siya po isang mananampalataya. Totoong believer, totoong mananampalataya. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto again, verse 22. Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahirapan ng isang demonyo, ngunit hindi siya sinagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa Panginoon na nagsasabi, "Paalisin mo nga siya sapagkat nagsisisigaw at sumusunod sa hulihan natin." Mga kapatid, ang pananampalataya po ng babaeng ito, at alam natin na ang pananampalataya ay bunga po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang paganong ina na ito ay tagapakinig tungkol kay Jesus, bukas ang kanyang tenga dahil sa kanya pong problema at kabigatan na walang nangyayari sa kanyang anak matagal nang inaalihan ng demonyo sa kanyang lugar at sa kanilang paniniwala. Bukas ang kanyang tenga, siya po'y lumabas sa kanyang bayan para makilala si Jesus. Na alam natin, Romans 10:17, faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. Kaya ang pananampalataya ng babaeng ito ay hindi ampaw. Hindi po pananampalataya sa sabi-sabi, kundi ang pananampalataya niya ay buhat sa kaalaman tungkol kay Jesus na kanyang napapakinggan. Tinyo ang tawag niya sa Panginoon, "Lord, Son of David." Ang tawag niya ay Panginoon. Panginoon, anak ni David. Kilala niya si Jesus.
kung saan nagmula si Jesus at ano ang pangalan ni Jesus na siya po ay maghahari sa bayang Israel at sa buong daigdig mula sa lahi ni David. Ito po'y makikita natin sa Matthew chapter 1 verse 1. Sa genealogy ng Panginoon, ang sabi nito, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Malalim po ang pagkakaalam at pananampalataya ng babaeng ito. Kilala niya si Kristo. Kayo ba, mga nanay? Hanggang saan ang inyong pagkakilala kay Kristo? Sa ipinanganak ng December? Sa namatay ng Kwaresma? Yung ba? Kaya may December para bigayan, pagmamahalan? At pagdating sa Kwaresma, eh huwag mo nang tumigil mo na sa trabaho, tumigil mo na sa bisyo? Yung ba ang pagkakakilala mo kay Kristo? Hindi ba tulad ng babaeng ito? Kaya nang mabalitaan niyang dumating si Jesus na alam niya at Panginoon at siya ay anak ni David, ano pong nangyari? Verse 25 to 26, Mark chapter 7, verse 25-26, sa ibang bahagi sa sulat ni Marcos, the same story, ganito pong sabi. Sa halip may isang babae na ang munting anak na batang babae na may masamang espiritu na nakabalita tungkol sa kanya ay agad na lumapit at nagpatirpa sa kanyang paanan. Ang babaeng ito ay isang Griego, isang Syrophoenicia, taga Tiro at Sidon, isang pagano, ayon sa lahi. Siya'y nakiusap kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak na babae. Bagamat hindi siya kabilang sa bayang Israel, at alam natin ang mga taong hindi kabilang sa bayan ng Israel ay walang Diyos, walang pag-asa, pero siya'y lumapit sapagkat mayroon siyang pananampalataya. Ephesians 2:11 to 12, ano sabi? Kaya nga alalahanin ninyo na noong una kayo'y mga hintil sa laman, tinatawag na hindi tuli, na mga tinawag na tuli, na tinatawag sa tuli sa laman at naginawa ng mga kamay ng tao, na nang panahong iyon kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipa ng pangako, walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Wala po tayong pag-asa tulad ng babaeng ito. Pero hindi niya alintana ang kanyang katayuan, bagkos siya po ay lumapit kay Jesus sapagkat mayroon siyang pananampalataya. So ibig sabihin nito, hindi siya sarado sa kanyang relihiyon. Hindi siya may prinsipyo dito, kung nagising dito ako mamamatay. Bukas po ang kanyang isipan pagdating po sa Diyos. Hindi siya nagbulag-bulagan sa kanyang nakikita sa paligid na marami pong mga taong nabalitaan niyang gumaling sa karamdaman. May malaking pag-asa po ang ganitong pananampalataya. Sapagkat ang sabi po ni Apostol John sa chapter 17 verse 3 ng John, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Sinugo na maging tagapagtubos, tagapagligtas. Isa pong malaking pag-asa ang ganitong may pananampalataya. Sapagkat ang paruroran nito ay buhay na walang hanggan. Kaya ang pananampalataya ng babaeng ito ay mula sa kaalaman, at pananampalataya ng babaeng ito ay nakapako lamang kay Kristo. Ang sabi niya sa Matthew 15 verse 22, may isang babaeng kananiya na mula sa lupeng iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahirapan ng isang demonyo. Doon lamang siya tumawag, hindi sa mga alagad, hindi kay San Pedro, hindi kay San Mateo, hindi kay Kalungsod, kundi kay Kristo lamang. Ang hangarin niya ay na kay Kristo, una para sa kanyang sarili. Ang sabi niya, mahabag ka sa akin, inuna niyang kanyang sarili bago ang kanyang anak. Ikalawa ay ang kanyang kalagay ng minamahal na anak. Kaya nga nakapako lamang kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi kung kani-kaninong santo. Ang pananampalataya niya ay umaasa rin kay Kristo. Tingnan niyo sabi sa 23, ngunit hindi siya sumagot sa kanya. Ang Panginoon di sumagot sa kanya kahit isang salita.
Pero anong ginawa ng babae ito? Sumunod pa rin kahit saan magpunta si Jesus, at higit pa lumapit ang kanyang mga alagad na pinagsabihan ng Panginoon, palisin mo yan, palayasin mo yan, istorbo yan, sumisigaw, susunod-sunod sa atin. Kahit hindi siya sinagot ni Jesus, kahit siya'y pinaalis ng mga alagad ni Jesus, hindi siya tumigil sa pagsunod kay Jesus. Ito ang katangian ng pananampalataya ng isang buting ina na natatanggap ng isang mapagpakumbabang ina. Nakarinig siya ng salita ni Kristo at nahubog po ang pananampalataya sa kanyang puso. Ito ang nagpapabuti sa isang ina. Pananampalatayang hindi po nahihiya na siya may biguin, na siya may hindi pakinggan ng Panginoon, na siya may alipustahin ng mga mananampalataya din. Ito bang pananampalataya mo, nanay? Ikaw ba'y tagasunod ni Kristo kahit na ikaw'y nakakatanggap ng negatibong dating sa kapwa mananampalataya? Pero ito ang kanyang pananampalataya. At ikatlo, nakatangian. Hindi lamang siya mapagmahal at mananampalataya, kundi siya po yung matatag. Matatag na babae. Matatag po siya. Sapagkat una, hindi siya tinagot ng Panginoon. Ikalawa, siya po'y pinagsabihan ng mga alagad, paalisin siya. At nung sabihin ng mga alagad, paalisin siya, dito ngayon sumagot ang Panginoon sa verse 24. Ngunit, sumagot siya at sinabi, ako hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa. Bakit po sinabi ng Panginoon yon? Sapagat hindi pa po siya napako sa krus. Sapagat ang fulfillment po ng kanya pong pagliligtas, sakop na ang mga Gentiles kapag siya po ay namatay na sa krus at siya namuling nabuhay. Sa kasalukuyan, sa panahong ito, siya po ay sinugo para sa mga naliligaw na tupa ng bayang Israel. Kaya ang sabi niya, ako'y sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambayang Israel. Ngunit, anong ginawa ng babae? Lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Ang hinihingi niya ngayon ay ang kanyang personal na kalagayan. Matatag ang babaeng ito. Sa kabila po ng mga pagdurusa ng kanyang tinanggap na pagsubok, hindi lamang pagsubok sa ibang tao, hindi lamang pagsubok sa kanyang kapwa kababayan, kundi mismong pagsubok sa Panginoon na hindi siya pinakinggan, at mismong pagsubok sa mga kapwa mananampalataya na siya'y tinatanggihan. Kaya ito panibagong pagsubok na naman, ngunit nanatiling matatag ang babaeng inang ito. Dahil ang kanyang layunin, siya'y kahabagan ng Panginoon at upang kahabagan ang kanyang anak. At higit pa, sumagot nga ang Panginoon nang siya'y lumapit at naglulumuhod sa paanan ng Panginoon na humingi ng tulungan mo ako. Sinagot sa verse 26, si Jesus ay sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Napakatindi pong pagsubok ito, mga kapatid. Napakatinding pagsubok sa isang butihing ina na mapagmahal sa anak, na may pananampalataya at matatag sa kanyang paniniwala. Tinawag na siyang aso, ngunit hindi siya nasiraan ng loob. Anong nangyari sa babaeng ito? Sumuko ba siya? Ganito ba ang bunga ng paglapit kay Jesus? Itong ating kadalasang narinig sa mga babae at mga kalalakihan na sumasampalataya at naakay kay Kristo kapag dumadanas ng mga pagsubok, ito ba ang buhay Kristiyano ang sinasabi ninyo? Ito ba ang sinasabi ninyo ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Mas lumala pa nga ang problema ko eh. Kaya ayaw ko na dyan. Karamihan ganyan pong sinasabi, ayaw pong magpatuwid, ayaw pong magpa-rebuke ang mga sinasabing mananampalataya. Ang gusto nila, pawang kasayahan lamang, pagpapala lamang, kadilang gusto matanggap mula kay Kristo, papuri mula sa mga pastor, papuri sa kapwa mga kapatid. Anong ginawa ang mabahing ito sa tindi ng kanyang pagsubok? Tumigil ba siya?
Hindi. Anong ginawa ng ina? Alam nyo, dito po natin makikita nang sinabi ng Panginoon na tinuri siyang aso, inunawa ng babae ang salita ni Jesus sa kanya. Yun po ang ating dapat alamin. Unawain natin ang salita. Huwag nating tignan yung nagsasalita. Kadalasan, ating pinipintasan ang nagsasalita. Hindi natin inunawa kung ano yung salita ni Kristo na ating natanggap. Inunawa niya. Sapagkat tinawag siyang aso. Natignan natin ano ang ibig sabihin ng aso. Makikita natin ito sa mga panalita ni Pablo na pinag-iingat niya ang mga Kristiyano sa mga aso. Philippians chapter 3 verse 2. Ganito pong sabi. Mag-ingat kayo sa mga aso. Mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Mag-ingat kayo sa mga hindi totoong mananampalataya o totoong pagtutuli. Mga hintil, mga makasalanan, pag-ingatan doon ninyo. Yun ang sabi ni Pablo at yun po ang tawag ng Panginoon sa babaeng ito. Ngunit mas inunawa ito ng babae sa konteksto ng kanyang kalagayan. Dahil para sa mga Hudyo, ang mga paganong tao ay parang aso, marurumi sila. Pero para sa mga hintil tulad ng babaeng ito, ang aso po ay minamahal. Sa katunayan, ang tawag dito ng Panginoon sa babae ay hindi po asong malaki na mabangis, kundi isang papi, isang tuta. Sa Griego po ay kunarion, isa pong tuta. At itong nakita ng babae na hindi siya tinawag ng Panginoon na asong mabangis, kundi tinawag siyang lovable puppy. Itong ginamit ni Jesus na katawagan sa kanya para siya isubukin sa kanyang pananampalataya. Papi ay minamahal. Papi ay hindi pinagkakaitan ng mumu, ng pagkain, espesyal na binibigay. Nakita ng babae rito ang pag-asa ng rebuke o ng salita ng Panginoon na sinabi sa kanya, pag-asang nakita niya. Pag-asa sa salita ni Kristo, mga kapatid. Kung tayo may tinutuwid ng salita ng Panginoon, tignan natin kung paano tayo pinagsabihan, anong konteksto ng buhay natin, saan tayo, bakit tayo tinutuwid. Tinutuwid tayo masama dahil gumagawa ng masama. Tinutuwid tayo makasalanan sapagkat gumagawa tayo ng kasalanan. Totoo, aso talaga ang Gentiles, pero ang sabi ng Panginoon, lovable puppy. Mga buting ina ay hindi sumusuko sa mga pagsubok. Bagkos binubulay-bulay ang salita ni Kristo, inaalam ang leksyon na dapat matutunan sa kanyang salita. Hindi ka agad nasasaktan. Kayo kapag kayo'y nasaway, nagdaramdam ka agad? Naghahanap ng ikagagalit? Maghahanap ng pagkakataong gumanti? Kakausapin ka ng sikreto at sarilinan para sabihin at ibuhos yung kanilang sama ng loob dahil sa iyong maling pagtutuwid? Ipamumukha sa iyo na mali ka at sila'y mas tama at ibang mga ngaral ay mas tama? Ang babaeng ito, matatagpo. Kaya pang-apat na makikita nating katangian sa ina na ito, hindi lamang siya mapagmahal, hindi lamang siya mananampalataya, hindi lamang siya matatag, siya'y isang malagong mananampalataya. Siya po'y malago na babae sa pananampalataya. Tingnan niyo ang sabi sa verse 27 to 28. Ngunit sinabi niya, oo, Panginoon, subalit maging ang mga kunayron, ang aso ay kumakain ng mumo sa nanalalaglag mula sa hapag ng kanilang Panginoon. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, oo, babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo at ang sinabi mo. At dooy gumaling ang kanyang anak sa oras na iyon. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Bakit po? Hindi sumuko eh. Hindi umatras eh. Lalong nagsumikap na lumapit at lumuhod at pinakinggang maigi kung ano yung sinabi ng Panginoon. Hindi niya agad itong nilapat na masamasap ang Panginoon sa kanyang sinabi, kundi inunawa niya kung bawat kataga ng salita. Siya tinawag na kunairon, isang mabuting tuta,
a lovable puppy. At dahil doon, nakita niyang pag-asa. Kaya ang babaeng ito ay hindi lang basta mananampalataya, kundi siya po'y malagong mananampalataya. Inuunawan niya ang bawat salita ni Kristo na kanyang napapakinggan. Hindi siya umuwi na bigo, masama ang loob, dahil na-rebuke siya. Sa mga pagsubok po na ating nararanasan, nakikita natin dito ang kalaguan ng pananampalataya ng isang tao. Mismo ang Panginoon din ang nagsabi, napakalaki ng iyong pananampalataya. Sapagkat hindi po siya sumuko pagkos inunawa niya ang bawat salita ng Panginoon. Hindi po siya nagpasaway. Karamihan po sa mga tao, sinasabing mananampalataya na sila, miyembro sila, sila po ay ligtas na, pero pasaway pag wala sa iglesia. Tulad sa panahon natin ngayon, talagang inuutos na dapat paglabas ng bahay, dapat mayroong mask sa mukha. Pero marami akong nadadaanan, marami akong nagkikita na mga taong hindi nagmamask sa labas ng kanilang bahay, maging Kristiyano at miyembro pa, pasaway. Hindi lumalago sa pananampalataya, hindi inuunawa kung ano pong nangyayari sa ating kapaligiran. Sutil. Pero yung babaeng ito, mapagpakumbaba. Siya po'y nagpakatatag at hindi nawala ng pag-asa. Kundi sa pagsubok, doon siya humuhugot ng pag-asa sa kanyang kahilingan. Ganon din po dapat tayo, hindi lamang mga ina, na tayo patuloy na nakikinig, inuunawa, pinapakinggan, at isinasagawa ang salita ng Diyos na ating natutunan. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon doon sa mananampalatayang Hudyo sa John 8:31-32, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya. Ito po, kalagayan natin, mananampalataya na tayo. Ngunit, hindi po isinasabuhay ang napapakinggan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ano ibig sabihin ng manatili? Manatili lang nakikinig every Sunday? Manatili, minamahal. Binubulay-bulay, inuunawa ang mga salita. Ang sabi ng Panginoon, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At inyong malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Dahil dito, mga kapatid, sa pananampalataya ng isang malagong butihing ina, kinalugdan siya ng Panginoon. Sapagkat Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Kung wala pong pananampalataya, totoong pananampalataya, imposible pong malugod ang Diyos sa iyo. Ang sabi nga rito sa verse 28, nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo, una sa kanya, at pagkatapos, yung kanyang sinabi tungkol sa anak. At gumaling ang kanyang anak at sa oras din yon. Ano pong gumaling doon? Anong kasabay? Kagalingan po ng kaluluwa ng isang ina sapagkat narinig niyang pananampalataya at siya'y lumapit kay Jesus at siya'y mayroong relasyon kay Kristo. Nagkaroon siya ng personal pong appearance kay Kristo, experience kay Kristo, lumuhod siya at lumapit siya at nagsalita at nakinig siya. Tinanggap niya ang kanya pong kaligtasan kasabay ng kahilingan sa kanyang anak. Mga kapatid, nais ko magsalita para sa mga ina ngayong umaga. Para sa mga ina, dapat ba nating ipagdiwang ang Mother's Day sa Lord's Day? Hindi ba ito isang pagsuway? Gawa ba ito ng isang malagong Kristiyano na sinusunod ng isang Kristiyano'y masunurin sa kalooban ng Panginoon? Paano nyo minahal ang inyong mga anak na ipinapakita sa kanila na even Sunday pwede kang lumabas, pwede kang mamasyal, ito ang araw ng recreation? Ito bang nakikitang halimbawa ng iyong mga anak? Paano sila maakay sa katotohanan gayong ikaw sumusuway? Minamahal nyo bang anak nyo dahil binibigay nyo ang kanilang kapritso? Ito ba'y nagpapalapit sa kanila sa Diyos?
Eh, ang mandate sa atin, mga magulang, lalo sa mga tatay at nanay, Proverbs 22 verse 6, train up your child the way they should go. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. Tiyak, lalapit siya, sasampalataya siya, luluhod siya kay Kristo. Pero sabi diyan, sanayin mo, sino po ang tinuturong mo dito? Sanayin mo magulang, sanayin mo ina, sanayin mo ama ang bata sa daan ng dapat niyang lakaran. Tayo po ang perfect example na magpapakita ng ating pagmamahal, hindi po sa mundo, sa sanlibutan ito. Nakikita ba, ba ito sa iyong magandang halimbawa? Ikaw ba isang magandang huwaran? Gaano niyo kamahal ang inyong mga anak? Ginagawa niyo ba lahat para mailapit sila kay Kristo? Hindi ba ikinahihiyang ikaw ay malamang mananampalataya kay Kristo, na ikay umalis sa dati mong relihiyon at dalhin ang iyong mga anak sa totoong pagsamba sa totoong Diyos, na sumasamba sa Espiritu at katotohanan? Nakahanda ka ba sa mga pagsubok dahil sa iyong pagtitiwala sa Panginoon? Kinakausap po kayo, mga ina. Tignan ninyo ang inyong pananampalataya. Tignan ninyo ang pagmamahal nyo kay Kristo. Kung wala kayong pagmamahal kay Kristo, you cannot love your children. Sapagkat ang great commandment po ay una, love God above all. And secondly, love your neighbor, love your children. At ito naman ay mga salita ko rin sa mga anak. Paano nyo minamahal ang inyong magulang? Kayo ba'y sutil? Kayo ba'y pasaway? Kayo ba'y nagmamatigas kapag kayo'y inaanyayahan ng inyong ina para sa pagsamba? At sasabihin nyo, bata pa ako na, hindi ko pa maunawaan. Dito na lang ako sa bahay. Tama ba yon? Tatanda natin ang Joshua sa Judges. Pati mga paslit kasama ng mga magulang na nakikinig sa maghapong pagbabasa ni Joshua ng kasulatan. Sapagkat ito po ang mandato ng Diyos sa bawat magulang na dalhin ang kanilang mga anak. Sabihin ng mga anak, eh walang sapilitan. Anong walang sapilitan? Anak ka, dapat kang sumunod sa magulang. At magulang, dapat itayo mo ang iyong katungkulan at responsibilidad. Yan po ay isang akto ng pagrebelde, sapagkat ang anak ay may kasalanan at huwag nating hayaang maghari ang kasalanan sa kanila. Dapat silang sumunod sangayon sa kalooban ng Diyos. Paano niyo pinapakita ang inyong pagmamahal sa kanila, mga anak? Ngayon ba kayo ba'y mananampalataya na kay Kristo dahil sa pagiging mananampalataya ng inyong magulang? Kayo ba'y nakatitiyak na kayo ligtas? Eh, ligtas na nanay ko, ligtas tatay ko, so ligtas na rin ako. Nonsense. Hindi po yan. Kailangan magkaroon ka ng personal encounter and experience with Jesus Christ alone. At para naman sa mga ama, bagamat hindi kabilang dito, pero hindi po maaring tumatag ang mga mabubuting ina kung ang asawa ay mga pasaway at rebelde sa Diyos. Hindi tayo nabanggit dito, pero mas napapalakas natin ang pagkatao ng ating asawa kung tayo po'y bilang ama, tumatayo bilang ama ng pamilya. Sumuporta sa espiritual na katungkulan sa ating mga anak. Bilang ama, dapat tayong tumayo, nagtuturo, nagtutuwid, nagpapalakas sa ating pamilya. Hindi sunod-sunuran lang sa dikta ng mga asawa, sa dikta ng mga anak, na kayang-kayang palurin ang ama ng kanilang anak. Kung hindi tayo matatag sa ating pananampalataya, huwag kang makakaasa na may magandang pagbabago sa iyong pamilya. Salamat na lamang kung ang isang ina ay talagang tumatayo sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tumayo tayo, mga ama, upang kalugdan tayo ng Diyos. Marahil may mga ina ngayon na wala pang relasyon kay Kristo, nakarinig sila tungkol kay Jesus at naniniwala silang sila'y mananampalataya na. Pero ang tanong ko, may katiyakan ka bang kaligtasan bilang isang butihing ina? Paano mo sabing butihin ka
dahil puno ng kapritso mga anak mo, binibigyan mo ng kahit anong klaseng brand ng cellphone ng anak mo, sila'y napag-aral mo, napagtapos mo ng kolehiyo at na sila'y nasa Amerika, ikaw ay successful mother, yan ba ang tinatawag successful? Yan po'y pansalibutan. Kapag namatay siya, hindi niya na daladala lahat ng title na yan. Pero kung siya po ay mayroong tamang relasyon kay Kristo at ikaw may tamang relasyon kay Kristo, kahit tayo mamatay minsan sa buhay na ito, tayo po'y mabubuhay kasama ng Panginoon sa kanyang karian. Kaya, tulad ng babaeng ito, hindi sarado ang kanyang isip para kay Kristo. Nakikilala niya si Kristo at sinampalatayan dahil sa pakikinig niya ng salita ng Diyos. Makinig ka. Sapagkat hindi lamang siya nakinig o hindi lamang niya pinakinggan ang salita ng Kristo, kundi kanya itong nilapitan na personal. Sapagkat may nalalaman na siya sa Panginoon. Kaya nga, kung paanong sinagot ng Panginoon ang kahilingan ng ina, ganon din sa kanyang anak. Una munang sinagot ng Panginoon ang kanyang kalagayan bilang mapagpakumbaba, sumasamba, sumasampalataya, matatag, lumalago sa pananampalataya. Kaya para sa ating lahat, mga kapatid, Kristiyano man o hindi, sa kasaysayang ito, nakikita natin si Jesucristo. Iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit para bumaba upang hanapin at iligtas ang mga tulad ng babaeng ito na isang makasalanan na bukas ang puso't isipan, nakarinig kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, isang makasalanan, walang Diyos at walang pag-asa. Yan ang layunin ng Panginoon, magligtas ng mga makasalanan. Pakinggan ang salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang kapangyarihan ng Diyos na sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ngayong ikaw may pananampalataya na lumapit kay Kristo, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi dahil sa iyong paglapit ikay naligtas, hindi dahil sa iyong pagtanggap kay Kristo ikay naligtas, kundi ito'y biyaya sa iyo ng Diyos na magkaroon ka ng hangaring lumapit kay Kristo, na magkaroon ka ng pananampalatayang tanggapin si Kristo. Ito po'y biyaya, ang sabi sa Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Biyaya po na tayo po'y makalapit kay Kristo. Biyaya po na tayo makatanggap kay Kristo. Kaya nga po, makinig tayo ng salita ng Panginoon. At ipagpatuloy natin ang buhay Kristiyano na itinalaga ng Panginoon. Ano po yun? Ephesians 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano po ito yung mabubuting gawa? Yung ginagawa ng mga good works sa sanlibutan? Kabilang din yan. Pero mayroon pong good works na binigay ang Panginoon na tanging mga anak ng Diyos lamang ang nakakagawa ng tapat dito. Ano po yun? Unang-una, ang pagsamba po, ang pagbibigay po halaga ng Lord's Day, na hindi ito minamansahan, ito'y pinanatiling banal, ito pong means of grace, ano pa, yung pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung pong pananalangin bawat sandali, yung po yung pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, ito po yung paghahayag o pagbabahagi ng salita ng Diyos doon sa mga kasalanan, makasalan tulad natin, ito yung paghayo natin upang ipatotoo si Kristo, yan po mga good works na dapat nating lakaran na siyang itinalaga ng Panginoon bago pa lamang tayo maligtas. Kung tawagin po yan sa doktrina perseverance of the saints, sapagkat ang Diyos po ang nag-preserve sa iyo, magagawa mo magtiis sapagkat ang Diyos ang unang nagtiis sa iyo. Kaya mga kapatid, sana po maunawaan nyo ang mensahe ngayon, Mother's Day on COVID-19. At sana tayo po'y mapagaling sa ating COVID-SIN. COVID sin. Maraming salamat po at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita ngayong umaga. Nawa, Lord, binuksan niyo ang puso ng bawat isa, hindi lamang ang mga ina, kundi Panginoon, ang bukas na puso na amin pong banalin ang Lord's Day. Huwag namin itong haluan ng aming mga personal na mga kasiyahan, Panginoon, pleasure and leisure, Panginoon. Bagamat kinikilala namin ang works of mercy and works of necessity, ngunit hindi namin ito gagamitin para lamang amin pong gamitin ito sa kalayan
ang biyay ng Diyos, gamitin namin sa aming pong masamang hangarin. Lord, pagpalain niyo ang mga salitang ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.